Nakakadiri lang talaga yung laman niya, pero ang sarap niya sobra. Dadyang! Alam niyo ba itong prutas na to, guys? Isa to sa mga paborito ko. Taon-taon ko itong nakakain, pero last year hindi tayo nakabili. Kasi nung last year ay masyadong maulan yata, hindi naging maganda yung result ng mga harvest ng persimmon. Yes, ang tawag dito ay persimmon. At maliliit ito. Usually kapag bumibili ko nito, guys, mas malalaki ganyan siya, kalalaki talaga. At dun sa bandang Fukuoka ay mas madami yung puno nito. Dito sa area namin ay walang puno ng persimmon. At meron akong nakita dito sa tapat ng bahay namin. Meron siyang isang type ng persimmon kasi meron na itong ibang type, guys, na hindi mo pwedeng kainin na pagkapitas mo kasi sobrang pakla. At parang nalalaplos yung lalamunan nyo, ganun yung lasa niya, yung nandun sa tapat ng bahay namin na park. Yung type ng persimmon na yun, guys, ay dinadry. Hindi siya yung persimmon na pagkapitas mo ay papapakin mo na katulad nito. So, syempre, kaya tayo may persimmon dito ay sweet test tayo plus kakain tayo. Ayan, ang liliit nga lang niya, guys. Dati may nagpapadala din sa amin nito, pero mula nung nag-stop si Papa dun sa company na pinapasukan niya dati na grupo niya ay hindi na kami pinapadalan. So yearly ay nagkakaroon din kami nito. Sa pagkain ng mga Hapon, guys, hindi nila to kinakain ng hilaw. Kinakain nila to ng jajang, hinog na ulamog na lamog na. Ayan, ganyan na asin yung itsura niya kapag ka sobrang hinog na siya. At isi-sweet test natin siya. At alam niyo ba kung anong oras na? Alauna na ng madaling araw. Yes, katatapos ko lang maghugas ng plato. Dahil alas kami bukas ng umagang-umaga, kaya hindi natin siya makakain. Guys, grabe yung kulay niya. Tingnan niyo. Pag sobrang hinog niya, ganyan na yung kulay niya. Nakakadiri siya. Pero yellow dapat talaga to. Hindi to ganitong kulay. So, hindi natin siya kakainin. Baka nalamog na siya. Kasi ang dami niya pang hinog na eh. Ayan, meron ako mga nahawahan kanina na sobrang lambot na. Ayan, baka nabugbog yun kanina. Ito sobrang lambot na. Tadakimas, guys. Yung iba binabalatan to. Ako, guys, kinakain ko siya kasama yung balat. Itadakimas. Yung variety niya, guys. Ganun pala yung kulay talaga, itim. Sayang tinapong ko. Ang tamis niya. Pero mas tatamis pa to pag hinog na hinog siya. Sweet test natin, guys, kung gano'n siya katamis. At yung kulay nito talaga, guys, dark orange, hindi ganito. Itong variety na to, ito yung kulay niya. Next time, pagka makakita pa tayo, kasi season ngayon nito, guys, bibili tayo. Sana makakita tayo ng mura kasi ang mahal niya ngayon. Nakita ko nung last time, 3 piso ang isa o 300 yen. Ayan. Kailangan mapuno natin yung ating sweet tester ng katas para maging accurate yung kanyang. Ayan, umasabaw siya, guys, eh. Nakikita nyo. Para maging accurate, kailangan ay punong-puno yung ating, ayan, lalagyan. Nasa 13.5 na rin siya, guys. Sobrang tamis na rin nun. Pag pumalo to ng 15 pataas, sobrang tamis na nun. Kaya yung tamis niya ngayon ay saktong-sakto lang. Yung 10, kapag ka pumalo siya ng 10, guys, matamis na yon. Hindi na nyo kailangan na sobrang matamis na matamis. Kasi pag 15 to 20, guys, sobrang tamis na ng lasa niya. At first time ko nakatikim ng gantong variety ng persimmon kasi brown yung kulay niya. Supposed to be ang kulay nito ay kung ano yung kulay niya sa labas, yun din yung kulay niya sa loob. Medyo nakakatakot siyang kainin at nakakadiri. Pero same sila ng lasa ng persimmon na kinakain natin. Malapit siya sa chico ang lasa niya. Ito. Pero marami nagsasabi lasang melon. Pero ako, guys, hindi ko nalalasahan yung melon. Wag ko lang tititigan kasi nakakadiri talaga yung itsura niya. Ayan. Pero yung isang variety na ito na paborito ko, gantong-gantong kulay niya yung nasa labas. Kung ano yung kulay sa labas, yun din yung kulay sa loob. Yung buto niya dito, guys, para rin kayo kumakain ng kaimito, yun naman yung kalasa niya. Yung buto niya, guys, parang yung sa kaimito, ayan, no, parang may coat na, parang slimy. Masarap siya. Dahil season siya ngayon, titingin tayo ng isang variety yung malalaki. Para makita nyo din na pagkakaiba nila, ayan, tandaan nyo ha, itong variety na to yung maliliit siya at ang kulay niya sa loob ay kulay brown. Pero ang sarap niya. Paborito ko talaga to, guys. Yeah. Dami kong paborito, no? Dito ko lang dito sa Japan to natikman yung persimmon.
Pag season nito guys, ang ginagawa ng mga Hapon, tinatali nila yan isa-isa. Tapos dinadaray nila sa may bintana nila o sa pintuan nila o sa bakura nila. Pero hindi naka-direct sun. Tapos pag habang natutuyo yun, nag-aasukal yung paligid niya. Yun daw yung pinakamasarap. Parang natutuyot siya. Parang ginagawa siyang dry fruits. At ang mahal nun guys pag binili nyo. Branded din siya. So, kiklear ko lang sa mga tatanong ko ano lasa niya. Kalasa niya yung chico na may pagkalasa na siya. Kay Mito yun sa part ng buto. Kay Mito yung lasa niya. Sa labas, chico. Basta paborito ko talaga yung prutas guys. Ang sarap po talagang kumain ng mga ganito. At minsan nagugulat na lang asawa ko eh. Yung bakit? Kasi nakikita niya pati balat kinakain ko. Yan guys, yung una nating sinuites nasa 13.5 na naglalaro na rin siya sa 14. Ito yung isa natin na habang kinakain natin. Ayan, isi-sweet test natin siya. So, ito nasa 16. Kasi sobrang tamis niya nga. Sabi ko, mas matamis tong pangalawang kinain natin kumpara doon sa unang-unang sinitwest natin. Ayan. Ito siya, guys. Oh. Nakakadiri lang talaga yung lamang. Pero ang sarap ng sobrang.